today pag-usapan naman natin kung paano nyo isusulat yung overview nyo or yung description nyo. Sa mga profiles nyo, LinkedIn profile, Facebook page, Upwork profile, or yung copy nyo, yung homepage nyo sa website nyo, kung meron kayo, or sa portfolio nyo, yun. So, pag-usapan natin yun. Kung paano nyo ma-reach yung puso, yung client puso. So, kung paano nyo makukuha yung attention ng client with your overview. Number one, kailangan brief and precise ka. Hindi pwede yung pagkatingin pa lang ng client, sobrang haba na. If marami kang kailangan sabihin, pwede kang mag-bullets or i-break mo sila. I-break mo sila in small paragraph, bullets, small paragraph, and then bullets. Huwag yung puro paragraphs or huwag yung puro bullets. Yung nakaka-enjoy naman basahin, yun yung ipagpalagay niyo sa clients niyo. Kasi yung mga clients, mostly magsiscan lang yan eh. So, pag-scan nila, pwedeng basahin lang nila yung bullets, tapos tingnan nila kung ano ba tong, tingnan nila, iscan nila yung paragraph kung ano ba to, or pwedeng one line lang na introduction ng bullets. Mas maganda yun kesa puro paragraph, mahihirapan siyang malaman kung ano ba yung dapat niyang basahin, or kung puro bullets din, ganun din, parang ano tong mga to, ganun. So, mas maganda yung makikipag-usap ka, hindi yung basta nilaglag mo na lang lahat ng skills mo doon. Number two, be clear on what you can offer. So, kailangan unang tingin pa lang nila dyan within 3 seconds or 5 seconds, basta pagkatingin pa lang nila dyan, alam na nila kung ano ka. So, kunwari, writer ka, tapos nakita nila yung website mo, tapos kailangan pa nila mag-scroll down or kailangan pa nila mag-spend ng time sa website mo para malaman na writer ka, then hindi effective yung website mo. So, kailangan yung website mo or yung profiles mo, yung description niya is clear kung ano ka talaga. Lalo sa LinkedIn at saka sa Upwork, di ba meron title yon? So, kunwari, writer ka. So, lagay mo, I'm a B2B writer, copywriter, ganyan, specializing on ganyan. Tapos, meron yung parang line or pwedeng slash. Ayun, so, kailangan ilagay niya dun lahat ng keywords na pwedeng hanapin ng client. Kasi kung nilagay mo dun na B2B freelance writer ka, tapos naghanap, nag-search si client na B2B freelance writer, may chance na lalabas ka doon. Tapos pag nakita niya yung profile mo, pag kinlik niya, tapos focused ka on showing na ganun ka, na yun ka, mas malaki yung chance na i-message ka niya. Number three, tell them how you can help them. So, syempre, nasabi mo na kung ano ka, di ba? So, kailangan i-connect mo naman yun sa business nila. So, ano ka ba? Nagsusulat ka ba ng blog post para makakuha siya ng clients? Nagsusulat ka ba ng blog post para i-convert yung visitors niya to customers? Or nagsusulat ka ba ng emails para dumami yung open rate niya? Para i-open ng mga nakasubscribe sa kanya? Or nagsusulat ka ba ng web copies ng mga laman ng website? Ng mga, or nagka-copywriting ka ba ng mga Facebook ads or landing pages? So, unang-unang tingin pa lang, dapat alam na niya kung ano yung kaya mong i-offer. So, kung nari, virtual assistant ka ng ano, hindi pwede masyadong generic kasi parang mas gusto nila yung focus. So, real estate virtual assistant ka ba? So, pag merong isang client na hindi naghahanap ng real estate virtual assistant, hindi ka na niya papansinin. Hindi na kayo pareho magsasayang ng oras. Tapos, kung ako, naghahanap ako ng real estate virtual assistant, pag sinerch ko yun, lalabas ka, mas malaki yung chance na i-message kita at tanungin kita about sa services mo. Number four, let it be obvious that you know what they need. So, kailangan alam mo na yung nakalabas na kung ano yung kaya mong gawin and kung kaya, paano mo sila tutulungan, di ba? Dapat obvious din kung na alam mo kung ano yung kailangan nila. Kasi, baka mamaya alam mo lang yung problema pero hindi mo alam kung paano ibigay, di ba? Or hindi mo makonnect na yung mga ganitong klase ng business. Is ito yung mga normal, normal challenges and pain points na nararanasan nila. So, pag yun na-mention mo and alam mo yung mga yun, syempre, plus points na yun sa'yo dahil for the client, oh, alam nito na ganito yung pinagdadaanan ko and alam nito paano ko tulungan. And ito yung
expertise nung freelancer na to. I need this freelancer. So, ime-message ko to, ganun. So, yun yung gusto mong maging maramdaman nung client pag nabasa pa lang niya nung description mo. Number 5, add personality. So, syempre, hindi naman tayo kailangan puro puro seryoso lang, ganyan. Lalo kung kunwari yung client mo na, yung target audience mo is, yung target client mo is mga YouTubers na nakakatawa. Or kunwari, ano ka, video editor ka. Syempre, kailangan mag-add ka ng personality na alam mong paano palabasin yung personality ng YouTube vlogger na hinahanap mo. Para yun yung maging client mo, diba? So, or kunwari, podcaster ka. Podcaster yung gusto mong client. So, kailangan mag-add ka ng personality or ng kahit simpleng words lang or mga phrases na yung mga podcasters lang yung may alam. Or hindi naman sa ganun. Or yung basta makita nila na alam mo yung pinagsasabi mo, alam mo yung industry na pinapasok mo, and alam mo, and meron kang personality. Hindi kayong parang robot na yes lang ng yes. Yun. So, mas more inclined ang client to work on people na more human. Yung parang mas ano sila, yung tao talaga, hindi yung parang robot na work lang ng work na desperado lang sila para magkaroon ng trabaho. So, mas inclined sila i-hire yung tao na alam nila na may magki-care doon sa business nila and alam nila na matutulungan sila. Ayun lang. So, basta yun yung tandaan nyo. Pag nagbasa yung client, hindi yan mag-spend ng maraming time sa iisang freelancer. Dapat unang tingin pa lang, unang load ng page mo, alam na nila kung sino ka and ano yung kaya mong gawin and ano yung kaya mong i-offer.